Yun o, may hindi naligo. Hindi kasi lang mga kaloko. So, sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga heroes na po pwede mong gamitin kapag hinamon ka dito ng one-on-one, no? Yung minsan kapag teamfight ninyo, bigla kang hahamunin ng one-on-one daw kayo ng mga kalaban mo. Dahil nga sa madalas mo silang i-kill, minsan napupunyeta na sila Brad. Gusto nilang hamunin ikaw ng one-on-one. Kaya sa video na ito, magbibigay tayo ng mga listahan ng mga heroes na po pwede mo talagang gamitin dito kapag hinamon ka talaga ng one-on-one. Kaya bago natin simulan na video na ito, kung napadaan ka na naman sa channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit ang notification bell nang sa ganon, maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Number 10 sa listahan natin, walang iba kundi si Karina. Ayun nga mga kaloko. So pwede nyo talagang gamitin ito, lalo lang pag ginamon kayo ng one-on-one mga ito. Na. So pwede nyo talagang gamitin yan. Sa una pa lang, kanya-kanya na talagang mag-buff. No? So mas mabilis talaga kayo mag-level up dito. Tapos kunin nyo lang yan. No? So sobrang sakit nito. Pag one-on-one kasi madalas ginagamit nila mga marksman para daw mas mabilis makapush. Mas malakas daw. No? Minsan nagmimiya sila. Para nang sa ganun. No? Mas masakit daw. At ito nga yung pwede nyo gamitin. Ipang-counter nyo sa mga hero na yan, mga marksman, mga medyo malalambot, pwede nyo gamitin itong si Karina. Sobrang sakit yan, Brad, no? So, kumakatay yan, Brad, kaya po pwede nyo talaga ipang-counter, no? Make sure lang na tama yung gamit mo dito. Mas maganda, mas mabilis ka makabuo ng gamit, mas better, no? Tapos, i-kill mo agad itong kalaban mo nang sa ganun, di ba agad makabuo, no? Tapos, ang technique dyan, no? I-farm mo yung farm niya nang sa ganun, hindi siya makabuo ng gamit, no? Lalo na pag marksman, tapos medyo mangyan, no? Ganun ang gawin mo nang sa ganun, madelay sila sa gamit. At sa number 9 naman natin, walang iba kundi si Lapu-Lapu. At ito nga yung hero na po pwede mo talagang gamitin kung gusto mo talaga makipag one-on-one. Kasi nga, kayang-kaya niya makipagsabayan, Brad, no? So yun, no? Tatanggihin niya lang. Sabihin na lang natin na fighter din yung kalaban mo dito. Yun lang advantage mo dito, no? Magiging parang yung skill mo dito pag inactivate mo yung ulti, Brad, no? So maganda yun. Tapos ang maganda dito, mag-activate yung passive niya, yung shield, no? May magical shield siya doon, no? Shield, bats up, ayan nga, no? So hindi to sponsor ng shield bats up, pero maganda rin naman yan, ginagamit ko rin shield bats up na. So ayan nga mga kaloko, no? So pwede nyo gamitin nito kung gusto nyo ng malakas-lakas na fighter at pwede nyo talaga hampulin yung kalaban nyo dito na. So maganda dito yung second, yung ulti niya pag nag-iba yan, Brad, no? Mag-iiba rin yung damage, no? Damage maker yan si Lapu-Lapu, kaya niya talaga makipagsabay, no? So sa team fight actually, maganda rin itong gamitin si Lapu-Lapu. Make sure lang na mas mabilis ka magbuo ng gamit dito kaysa yung kalaban mo. Kasi kapag nabuunahan ka, wala talaga, dead ka talaga. Pero kapag one-on-one talaga po, pwede mong sabayan gamit si Lapu-Lapu. At sa number 8 naman natin, walang iba kundi si Argus. At eto nga, no, kapag inactivate niya talaga yung ulti niya dito, Brad, na masakit yan, Brad, no? Kakaunti na yung health niya, akala mo madedead mo na siya, eh. Tapos inactivate niya pa yung ulti, nag-inspire pa, ayun, na lifestyle niya yung health mo, Brad, no? Tapos ang lupit dito, magre-regen agad yung health niya dito, kawawa ka na naman, no? Yung akala mo kakaunti na yung health niya, yung pala ang lupit, Brad, no? Lumago, dumami, kaya po pwede mong gamit talaga itong si Argus kung talagang gusto mo makipag one-on-one dito, no? Make sure lang hindi ka talaga may stand dito kasi kapag nag-stand ka dito tapos nakomba-komba ka, wala na, Brad, eh. Wala nga pagkakataon gamitin yung ulti niya, Brad, no? So malakas din itong si Argus, talagang kumakatay. At sa number 7 naman natin, walang iba kundi si Chu. At kung gusto mo talaga ng hero na talagang malakas fighter, eto nga, no? Kung gusto mo makipag one-on-one, gamitin mo si Chu, no? So kapag kumombo talaga yan, no? Ang style mo lang dyan, kung wari, ano ka lang dun, eh. Tower hug ka, kung wari. Tapos pag lumalapit siya, flicker mo, parang punta ka sa likod niya, saka mo sipain sa tori ninyo, Brad, no? So maganda talagang gawin yun, lalo na pag one-on-one, Brad, no? Tapos saka mo kumbo-kumbohan, no? So pwede mong gamitin yung first skill at second skill mo doon, nasa ganun mahabol mo yung kalaban na yan, at ma-stun mo pa. At sa pagkakataon na yan, pwede mo talagang i-kill, no? So kung gusto mo talaga ng hero na malakas, sa one-on-one, pwede mong gamitin itong si Chu, no? Make sure lang na tama, correct timing at tama yung pagbuo mo ng gamit dito. Siyempre, pure damage ka na dito, wag na yung semi-tank, no? Kasi lalo na pag one-on-one, no? Kailangan mo talagang kumil agad, lalo pag malakas yung kalaban, no? Damage na, Brad, nang sa ganun, madet itong mga kalaban. At sa number 6 naman natin, walang iba kundi si Leo Mort. At kung talagang hirap na hirap kang habulin yung kalaban mo at talagang tumatakbo pa siya, pag low health na siya, ang hirap mo siyang i-kill, pwede mong gamitin itong si Leo Mord, no? Pag sumakay na yan sa kabayo niya, Brad, wala na, Brad, eh. Kung makabayo na yan, hahabol talaga yan, mag-i-increase yung speed niya, so pwede mong gamitin yan. Ang maganda dito, lalo pa siyang lumalakas, no? Nag-i-increase yung speed, lalo pa siyang lumalakas lalo yung damage siya. At ang maganda dito, kapag pupwede niya, sagasan actually ng kabayo niya, tapos may damage pa yun, no? Hindi kayo may wala? Eto nga, ipapakita natin, no? So, tumatakbo yung kalaban natin dito.
thank you. At malayo na siya. At syempre, gamitin natin kabayo natin. At ayan, no? Sinagasahan na nakabayo. Dead agad itong kalaban natin. Pwede nyo talagang gamitin dito yung kabayo ninyo. At sa number 5 naman natin, walang iba kundi si Guinevere. At eto nga mga kaloko. So kung gusto nyo talaga na magandang hero na pwede nyo gamitin for one-on-one, gamitin nyo talaga itong si Guinevere. Correct timing. At kapag na timingan nyo talaga yung second skill niya na pag tumalon, no, tumatalon si Guinevere. Pag natalonan nyo yan, tapos naginamit nyo yung ulti, Brad, tapos malambot pa yung hero ng kalaban. Wala na, Brad, ah. Awanan na, ah. Natayan di ay. Nalpas. Madead na sila talaga dito. Madeded talaga sila dito. Lalo na kapag naka-combo cam, no. Parang ganito lang yung siya, ibig sabihin natin. At yun, naka-combo tayo malapit sa tore at automatic. Dead ang kalaban. Ganon na ganon lang kadali. At sa number 4 naman natin, walang iba kundi si D-Ross. At ito nga mga kalokan, no? So kung gusto mo talaga ng hero na talagang kaya makipagsabay, actually sa early games kaya na talaga nito mag-turtle, Brad, no? So habang tumatagal, lalo na malakas yung damage niya. So maganda ito, Brad, no? Kung gusto talaga makipag 1-on-1, no? Mas mabilis ka makaka-build talaga dito. Gamitin mo si D-Ross, mas mabilis na farm yan, Brad, no? Makaka-build ka agad dito sa kamutang king yung kalaban. Tignan natin kung hindi kawawa yan, ha? Hamon naman kasi ng 1-on-1. Tapos ang yayabang pa, no? Mumurahin ka pa, weak ka daw during the game ninyo, na yun pala, binubugbog mo lang siya, hayop na yan, no? Yung yabang-yabang yung mga humahamon ng 1-on-1, no? So pwede mo gamitin itong si D-Rot kapag hinamon ka ng 1-on-1. Malupit to! At sa number 3 naman natin, walang iba kundi si Hayabusa, one of my favorite, no? So maganda ito nga, kasi nga hindi mo mahuli-huli ito kapag ginamit yung ulti niya, no? Ay, yung ulti niya, yung second skin niya, Brad, no? Paiba-iba siya, yung akala mo, nandyan lang siya mamaya pag low health na yan, biglang atras, Brad, no? Nawawala, no? So medyo mahirap habulin ito. Ang hirap mo ding huliin itong si Hayabusa, pwede mong pang-counter kay Guinevere kapag ginamit nila, no? Mag-second skin ka lang, palipat-lipat ka lang, tapos lalo yung mga iba pang hero, pwede mong i-counter. At maganda dito, no? Pagka-counter ng health ng kalaban, no? Ni health mo. Gamitin mo yung ulti niya, Brad. Tapos yun, the damage sa kalaban at mamaya dead na yan. Kagaya nung nakita niya na yun, walang binatbat si Alucard, no? Nagdilim pa yung paningin natin pero walang-wala, no? Ang lupit talaga ni Hellcore. Tinulungan niya tayong dumilim ang ating paningin at subukan natin gamitin naman dito sa hero na ito. Arig ko, mahayop ka. Ginagamit ko pa yung ulti ko doon. Eh, yun, tignan mo yun, no? Maya't maya at dead na naman siya at ang lupit talaga ni Hayabusa. At sa number 2 naman natin, walang iba kundi si Fanny. At eto nga mga kaloko, no? So isa ito sa mga gandang gamitin kung gusto mo talaga ng 1-on-1. Lalo na pag mage, sabihin na lang natin, mage marksman yung mga kalaban ninyo. Mag-assassin ka, Brad, para masakit. Parang ito, no? So taga-ubos ito ng mga mage marksman, mga yung malalambot, no? So pwede mong gamitin, no? Actually, hindi lang yun, no? Kahit yung mga malalambot na hero, pwede niya tayo dito, no? Gamit si Fanny. So magandang hero ito. Ang pangit lang dito talaga, no? Pag pumalya yung kable mo, no? Minsan pumapalya talaga yan, no? So tinan mo yung damage sa atin na yun, napakalaki, mas maganda. Kung mas malapit sa tore, mas malakas yung damage mo, Brad, no? So kung pwede nyo gamitin si Fanny yun, na medyo mahirap lang ang gamitin. Tignan mo ito, palyado pa yung cable natin. Pero at least, mapapakita natin kung gaano siya kalakas dito. Kita mo yun, no? Kita mo yun. At susubukan natin kumil dito ng ibang hero. At hindi na talaga natuto itong si Wolverine, ha? Wolverine kang halip ka. Tignan mo yun, no? Kakunti na health niya. At ayaw pa. As least na nga lang natin, wala na tayong energy. At ayun na nga, make sure lang na buo talaga yung energy mo dito nang sa ganun, makatangke ka na. At sa number 1 naman natin, walang iba kundi si Gusion. At sino ba namang hindi mahuhumalik sa paggamit ng Gusion? Kasi nga pag nag-combo talaga ito, one click ka lang, lalo yung mga marksman na mabibilis mag-push, no? Kapag talagang natatalo ka talaga dito sa gameplay niyo, tapos dinadaan na lang ng kalaban mo sa push, gamitin mo si Gusion, i-kill mo lang siya. May pagkakataon kang i-push, no? Sabihin natin level 15 na siya, mga 50 seconds siguro yun bago siya mabuhay ulit. Sabihin natin mga 40 seconds sa pagkakataon na yun, pwede ka na mag-push, no? Tapos abangan mo lang ulit siya, ilagay mo lang yung first skill niya nang sa ganun mapasundan mo pa, no? So malakas yung damage ito, hindi ito mahuhuli agad kahit na gaano kabilis yan si Mia, no? Pag nag-combo itong si Gusion, mas mabilis, Brad, no? So nirelease na nga nila yung bagong skin dito ni Gusion at sana makakuha tayo animal, no? So pinapanood natin yung video ni Doggy, no? Hirap na hirap silang kumuha din pala nito, hayop, ang laki na nang ginasto silang diamonds. Tapos ayun, yeah, dalawa pa lang yung nakukuha nilang ganito. Hayop, ang hirap pala nito, no? So dapat marami ka lang pera. Pero huwag na natin pagkasayang to ng pera. Wala tayong budget, hayop. At ayun na nga mga kaloko, so napag-aaga na naman tayo, no? Maaga nating tinapos ang video na ito. So ayun na nga yung mga heroes na po pwede mo talagang gamitin kung gusto mo talaga makipag 1-on-1 dito sa mga kalaban mo, lalo na pag hinahamon ka, no? Ano? 1-on-1 tayo? Weak ka nga eh. Ganun yung mga style nila, eh. Kahit minsan ayaw mo na lang sila patulan, minsan dinadaan na lang nila sa salita. Ay wala, ayaw pala nito, eh. Wala pala to, duwag ka pala, eh. Duwag.
kung ano-ano na lang sasabihin nila, no, para pumayag ka mag one-on-one, no. Kaya minsan, pwede mo talagang gamitin itong mga hero nito. Pakitaan mo yung mga naghahamon sa'yo ng one-on-one, no. I-kill mo sila agad, no, para kainin nila yung sarili nilang salita. Brad, no, wag mo silang pa-i-score, mga hayop na to. Minsan, kakainis yung mga to. Hahamon-hamon ng one-on-one. Pag pinatulan mo, sila pala yung weak hayop. Pero minsan, magagaling din sila, eh. Ikaw tuloy natatalo. At ayun na nga, so bago na naman natin tapusin ang video na ito, i-shoutout nga pala kay Hans Magkalas, kay Toti69, kay Darwin Galon, kay mga ka-gamers, at kay Mark Antena. Sa mga hindi pa subscriber ng channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit ang notification bell lang sa ganun. Umabot na tayo ng 200,000 subscribers nang sa ganun na maging masaya na ang buhay at tuloy-tuloy pa rin ang ligaya kasama si Evo Kaloko. Salamat sa panonood, mga kaloko.